Okay, sino yung ano, hindi pa member? Not member, not member. Magka-count lang ako. One. Not member, not member. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Okay, ten. Not member dito. One, two, three, four, five, six. Okay, so ten here, six here. So you don't understand Tagalog, right? Are you from Philippines? What country? Africa, Ghana, Africa. Okay, we have four branches in Africa. Okay? So, but it's run by our African partners. I don't run it, no? But I think every few weeks we send products there. Okay? The person who started this is from Uganda. Okay? So I'm not sure. Basta, I know we four countries, but, you know, I always get the names mixed up, sorry. But I know it's in Africa. And when we went to Dubai, he went to visit us in Dubai to be with the Million Dollar Club. And then he's running a promo right now. Now, when you hit the promo, you get a free ticket to come to Manila on January 28 to watch the kickoff event in SMX MOA. Okay, so that's the promo they're running. Okay, so para sa mga hindi pa member, no, ang goal ko today, wag po kayong magme-member. Okay, ayaw kong maglabas kayo ng pera kasi ayaw kong yumaman kayo. Marami na kasi kaming napayaman, no? Marami na kaming napayaman. Yung, di ba, 9-5, 28-5, 66-5, lahat na yan matutulong sa relo kong 14 million. Yung sa sapatos kong, Jordan Dior, 350,000. Pero ang malupit, regalo lang to sa akin ng network. Kaya okay na, kasi yung mga napayaman ko, galante na eh. Yung mga itsura nyo, kulipot kayo. Kaya hindi ko na kayo payayamanin. Kasi wala akong maihita sa inyo. Di ba? Itong jacket ko, 200,000. Oo, Dior yan, hanggang loob. Yung pants ko, 80,000. Hindi nyo kaya yan. Pero yung mga napayaman ko, kaya nilang irigalo sa akin. Kaya kontento na ako. I'm happy with the amount of people I made rich. So people who come here today who are not members, you are not welcome anymore. So kung kala nyo, nandito ko para kumbinsin kayo, hindi. Hindi na ako nandito para mangumbinse. Kasi alam na namin kung anong kaya namin gawin. Kung ayaw nyo, di wag nyo. Diba? I was talking to a leader who joined us 3 years ago, just before pandemic. Galing sila sa ibang kumpanya. Medyo slow. They're slow in moving. No? Their company is very well known in Africa because they have big, big operation in Nigeria. So this group came from that company with a big operation in Nigeria. So downlines po nila yung buong Africa. So when they came here, no, they were asking me, sabi niya, "Sir, kailan kayo magbubukas sa Africa?" Sabi ko, "Not yet." So if somebody wants to open, magbukas sila. Pero hindi pa ako doon nakatingin because ang rami ko pang pwedeng payamanin sa Pilipinas. Okay? Medyo mas malakas yung phone call mo kaysa sa microphone ko. Okay? So, sabi ko, but if you want to join iFern, you need to grow the business in the Philippines. Sabi niya, "No sir, my big network is international, blah blah." So sabi ko, wala akong magagawa. I can't do anything about that if your focus is abroad, my focus is in Philippines. Okay? So sabi ko, 110 million people in Philippines, 10 million OFW. I think the market is still very big because we only have 200,000 members na active. No, 110 million, 200,000. Marami ba 'yun o konti? Sobrang konti. Pag sa election, di ka pa nga manalo ng party list dun. Party list, you need 300,000 votes. No, if you want 2 seats, party list, 600,000 yung kailangan mo. Kaya paano ko tatakbo kung ang konti nyo lang? Joke lang. Si Consi na lang. Wala. Wala akong pakialam sa politika. Pagka politician ako, pwede ba ako magyabang na may 14? Wala, di ba? Lahat nakatago. Oh. Sanay na kaming magyabang eh. Si Missy, sikat na sikat sa TikTok, di ba? Di paano pag naging politician kami? The account has been temporarily shut down. Ama, kumakain kami. Pagkasama namin Million Dollar Club, inuman 300,000. Okay, dinner 200,000. So paano to? Pagka naging politician ako, di paano sa turo-turo lang kami kakain? Putang ina, every meal, bill reveal, Jollibee, 199.
Ano to? Diba? Nag-shopping nga kami Louis Vuitton, 14 million isang resibo. Tama? Okay? Tapos after, hindi pa natuwa yung mini ladies, tumawid pa, 7 million pa sa Fendi. E paano mo gagawin yun kung politician ka? Ay, hindi, hindi kami bumili. Tumingin lang kami. Nagpa-picture lang, di ba? Oh, wala. I don't, ano, John F. Kennedy said, you don't need to be in public serve, in public office to give public service. Tama? Mas maraming pwedeng itulong, hindi kailangan maging politician. No? During the pandemic, the 2 years of the pandemic, you know, how many iFern community pantry did we do? Di ba? Hindi kami, sorry, not community pantry, community grocery. Di ba? Community pantry yung ginawa nung pangkaraniwan, we did community grocery. You go in, I mean, we were featured on TV, di ba? I was interviewed on CNN and all of that, no? Million yung views nung, video na lumabas tungkol sa mga ginagawa natin. Not because we promoted it, kasi nabalitaan nung mga TV station, pinuntahan po tayo. And yung mga politician po ang lumalapit sa atin para magbigay ng tulong. O so yung mga halal nga sa akin humingi ng tulong, ba't pa ako tatakbo? Di ba? Sa akin na sila lumalapit eh. Di pag tumakbo ko, palalapit sa kanila. Pag kami dumating senador, di, sir. Samantala ngayon, ay, si Tumani. Tama? Si Consi nga, downline ko ngayon eh. Ay, hindi pala, downline ng downline nung downline ko. ba't ako tatakbo? Mas masaya yung buhay ko ngayon. Okay? So, this is a business of helping people, no? Kanina lang kachat ko si Melanie and Alex, no? Upline ni Carlo and Michelle. And he sabi niya, sir, I'm so excited for 2023. Sabi ko, pinadala ko lang yung picture nung in-order mong sing-sing kay Mike Lim, eh. Kasi meron siya in-order 5.7 carat diamond ring, no? Worth more than 5 million. Pakita ko ba yung picture sa inyo? Yes! Tangin na mga chismosa kayo. Kasi pinadala ni Fashion Police sa akin. Wait. Ruel, may pinadala ako sa'yo. Padala mo muna yung screenshot para makita nila kung kanino galing yung message bago may pakita yung video. So, yan. Sariwang-sariwang balita to. After makita ni Melex, kayo palang makikita, makakakita. Yan. Nakita mo na? Okay. Sige, pakita mo muna yung screenshot para may... Para mapatunayan natin na may kausap ako, hindi ko lang gawa-gawa itong sinasabi ko sa inyo. Maraming mga bashers dito eh. Sino, meron bang nandito kahapon? Wala? Meron? Napanood nyo yung pinag-usapan natin, yung kotse nung 18 years old? No, so yesterday we were talking about the planned purchase, no, of 18-year-old Chano Nones. No, he inherited the account of his mother. Sir, I'm talking English for you, huh? Because usually I talk 101% Tagalog, no, with the bad words. Okay, so sabi niya, 5-carat ring is done, so beautifully I designed it. Sabi ko, wow, you're the master. So pakita natin yung video. Okay. So right now, Mela's ring is 3 carats. Eh, yung doktor niya na downline sa Cebu, naka 3-carat na, heart shape. Tapos yung hikaw, parang 3-carat. Then so, mukhang tae na si Mela. Kaya sabi ko, Mela, you need to upgrade your fucking ring. Your downline's ring is bigger than yours. Galing ko pala mag-English, no? Nagulat kayo. Okay. So sabi niya, yes, sir. Sabi ko, order tayo kay Mike Lim. Fashion Police, no? Ito yung negosyo ni Mike Lim. So anyway, her ring is coming on Tuesday.
Okay? So baka pag nakita nyo si Melay dito, ganyan ang maglakad yan. Okay. So anyway, yesterday we're talking about Chano Nones kasi 18-year-old Chano Nones is deciding what car to buy. Okay? Kasi may mga offer sa kanya. May offer Maserati Levante Hybrid, 9.5 million. Audi RS5, no, two-door, that's parang 7.9 million. Tapos meron din RSQ3, no, that's a four-door small SUV, that's around 5 million yata. And then yung Jaguar, no, Jaguar F-Type, that's I think 8 million, no. So can you imagine 18 years old? Yan yung dine-decide. No? Sa inyo yung mga anak nyo, 18 years old, "Ma, bili mo na ako ng cellphone, please." Ama, "Ma, pahingin ng load. Ma, kailangan namin ng tablet. Ma, pwede ba ako lumabas sa mga barkada ko?" Tama? So, and then, nakukuba na kayo para pag-aralin yung mga anak nyo. Pag-graduate, wala na mamahanap na trabaho. Okay? Samantalang Chano decided on his own. Sabi niya, "Sir, nag-drop out na ako sa grade 12 yung last ngayon, di ba? Para mag-college. Sir, nag-drop out na ako." "Bakit?" "Sagaba sa pagyaman ko yung pag-aaral." Ha? So, in English, just for you. Huh? So, we have an 18-year-old member. He inherited the account of his mother. And he decided to drop out of high school. He said, "Studying high school affects my ability to become richer." Okay? In Philippines, you know, the educational system is a joke. Everybody's taught how to become a good employee. Nobody thinking about becoming an entrepreneur. Okay, my grandfather came to the Philippines in 1928. He's 9 years old. He co-founded Converse Philippines, co-founded Equitable Bank, which become Equitable PCI, which become BDO. Okay, so my grandfather emigrated from China at the age of 9. He became a billionaire in the Philippines. Okay, so my uncles, my mother, billionaires. Me, my cousins, billionaires. My four children just graduated college, the twins, billionaires also. So how come all of these Filipinos, you know, with the ancestors, yung mga ninuno nyo, mga eta, mga aita, tasaday, you know, ano pa ba yung mga sinauna sa Pilipinas? Igorot, Mangyan. Tama, ang tagal nyo na dito, di ba? Ba't galing bang ibang bansa yung mga ninuno nyo? Hindi, di ba? O, ba't di kayo yumaman? Ba't di kayo yumaman? Ba't kami isang henerasyon lang mayaman na? Pangalawang henerasyon mayaman, pangatlong henerasyon mayaman. Kayo, ilang henerasyon na? Huwag niyo sabihin, kahapon lang kayo dumating ng Pilipinas. Okay? Sir, when did you arrive in the Philippines? This year. I believe you're gonna become richer faster than these guys. You know, because when you have a mindset that is not employment, that's make all of the difference. Kasi the Filipino, di ba? "Anak, mag-aaral ka mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang..." Tangina, magkakamag-anak nga kayo. Okay? So, kung sino man yung mga ninuno nyo, pare-pareho yung sinabi, di ba? Kasi, nagtanong ako, pare-pareho sagot nyo eh. Oh, di ba? Isa lang ang tinuro sa inyo, isa lang yung alam nyo, kaya mahirap kayo lahat. Okay? You know, when my grandfather left China, his dad said, "You go to the Philippines because China's economy is bad. Philippine economy is better. You go there to the Philippines. When you become rich, you send money back to China." So dati, before, Philippines was the number one country in Asia. The first airport in Asia was in Philippines. The first airline in Asia, Philippine Airlines. So ngayon, no, we have many members, stewardess sa airline sa ibang bansa. Tama? One of our very active mini lady, no, si Konsehal, no, Konsehal Jen Panaligan of Pasay. Hindi to yung mga maliliit na bayan na Pasay. Konsehal siya sa Pasay kasi yung asawa niya 9 years ng konsehal. Siya yung pumalit sa pwesto. So Cathay Pacific FA siya. Kalahating million yung sahod niya doon. Pero wala siyang time freedom. Hindi niya mabisita mga anak. Yung dalawang anak nila sa Amerika nag-aaral.
So nung nag-iFern siya, anytime, pwede niyang lumipad. Isang buwan, dalawang buwan siya sa Amerika kasama mga anak niya. Okay? So, they're earning well. No, yung asawa niya, 9 years ng konsehal. Tapos siya, kalahating million. Pero nag-isip pa rin nung ibang negosyo, no, para makuha nila yung time freedom. Kaya nandito sila ngayon. No? Tapos, and then, within what? Nakilala ko sila during pandemic. Eh. So siguro 4 years na sila sa iFern. No? Their first luxury car was Mercedes-Benz. Their second luxury car is Mini Cooper. Okay? So their lives, although they're rich already, may pera na sila kasi ang negosyo nung tatay ni Konsehal Construction. No? So they're doing well. Pero namatay yung tatay ni Konsehal during pandemic. No? So that was a sad loss for them. But definitely their life changed because they joined iFern. Okay, so pinag-usapan natin politician, no? So bakit pwede siyang bumili ng Chedeng? Ba't pwede siyang bumili ng Mini Cooper kahit konsehal siya? Kasi sa iFern galing, yung pambili ng Mercedes, sa iFern galing yung Mini Cooper. That's a big difference. Okay? So, if you're a politician, you cannot explain where your money comes from, kailangan mo itago. Tama? Oh, so, hindi ko sinasabing lahat ng politician masama. So many of my friends are politicians. I'm just telling you about the reality. If you cannot explain where your money comes from, then you need to hide it. Kaya ako, I can explain where all my money comes from. That's why I can buy whatever I want. No? We are, iFern is one of the top taxpayers in Pasig. Okay? And imagine kung sino na sa Pasig. San Miguel is here. Okay? So we are one of, Meralco is here. Okay? So many companies are here, but we are one of the top taxpayers in Pasig. That's who we are. Kaya if titignan mo, look at all the other networking companies when they do the awarding, walang amount. Yung mga galing sa ibang kumpanya, sinong experience in other networking companies here? Have experience in other networking companies? Yes. Dito, oh. Sa kumpanya nyo, pinapakita yung amount? Tangina sa atin, gan sentimos meron, di ba? Okay? Hanggang yung kay Zach Lopez, 51 million in 1 year, nakapaskil. Nasa Facebook. Tama? Lahat kayo nagpo-post TikTok video, oh, ba't yung may ibang kumpanya walang presyo? Oh, magtanong kayo. Bakit sikreto sa kanila, sa atin lantaran? Okay? And then, every product, kanina nakikinig ako eh, may nag-RBA, in-explain yung mga presyo. Di ba? Pag nakabenta ka ng isang F-Collagen, magkano kita, isang Fernplex, magkano kita, maghanap daw ng Merayuma, mga ganon, di ba? Sino yan? Sino yan? Very good, ha? Very good. Ha? Very good. So, iFern is the only company na when you talk to top networkers, narinig nila yung 51 million ni Zach, narinig nila yung 5.5 million in 1 month ni Zach, shit, gusto ko dyan. Tama? Pero pag ang kausap mo, ordinaryong tao, kikita ka ng 250 kada isang bote na 430 mo bibilin, 680 mo ibebenta, dun pa lang, shit, okay yung negosyo nyo ah. Legit, di ba? Kahit na sino, kahit na tindera ka sa palengke, pwede kang kumita rito. Panahon pa yan ng Fernsey. Okay? During Fernsey days, I was studying in Asian Institute of Management. Okay? Asian Institute of Management is a postgraduate school. It's a business school. You study to get a master's degree in business. So I was studying there while running iFern. 39 years old ako nung pumasok ako sa AIM. No? So I was there for a year and a half. No, and I got my master's degree in entrepreneurship. Okay, so I'm an expert in all types of business, all types of industry. You want to talk restaurants with me? I can talk restaurants with you. You want to talk nuclear power plant with me? I can talk nuclear power plant with you. So that's why when Go Negosyo invite me to be a mentor, no, when I do talks, 5,000 yung nanonood, maliit lang to. Konti lang kayo. Pero dumadani ka dito, I come here because even only one person becomes rich after I talk to him today, it's worth it for me to come here. Okay? Kung everyday pumunta ako dito, di in 1 year, kahit isang araw, isa lang mapapayaman ko, in 1 year, 365 yung napayaman ko. Okay? May mga gusto magkakotse dito, you want to have your own car? You want to have your own car? iFern already produced 600 car club members. Okay? And the 600 car club members, 99% first car. First car. 99% of the 600 car club members, first car. Kung may duda ka, no, you doubt,
that we can do it? You ask yourself, yung pinanggalingan mong kumpanya, yung pinanggalingan mong, kunyari, nagtatrabaho ka sa restaurant, kunyari, professor ka, principal ka, pinanggalingan mo eskwelahan, nanggaling ka sa malaking kumpanya, yung mga nasa tabi natin, Unilab, San Miguel, o galing kayo doon, o ilan yung nagkakotse ron na katulad mong empleyado? Tama? Kung teacher ka, ilan ang teacher na nagkakotse habang nagtuturo ka dyan sa eskwelahan na yan? Nagtatrabaho ka sa hospital, o ilan ang nagkakotse na hindi doktor? Kasi hindi mo lang pwede hambing yung sarili mo sa doktor, hindi ka doktor eh. Tama? O, so ilan yung nagkakotse na hindi doktor? Kung nagtatrabaho ka sa call center, no, kunyari, malaking call center to, 3,000 seats, 1,500 seats, 2 shifts, o ibig sabihin, 3,000 yung agent. O, dun sa 3,000 agent, ilan yung nagkakotse? Compare mo doon. Kung doon, marami nagkakotse, stay ka doon. Tuloy mo yung pagiging call center, dadating araw, magkakakotse ka rin. Kung teacher ka, dun sa public school or private school, kung saan ka nagtuturo, maraming teacher na nagkakotse, stay ka doon. Dadating ang araw, magkakakotse ka rin. Eh dito sa Ifern, since 2017 to 2022, 600. 2017, 18, 19, 20, 21, 22. That's average of 100 brand new cars per year. Oh. So, pruweba ba yun? Diba? Kasi kung kunyari, 30 lang yung nagkakotse, tangay na, wag, lipat ka na sa iba. Balik ka na dun sa trabaho, mag-OFW ka na lang. Mag-seaman ka na lang. Diba? O, mamaya, pag uwi, punta ka sa Facebook mo, bilangin mo lahat ng kaibigan mong seaman. Seaman, OFW, seaman. Diba? O, kunyari, 50 sila, o ilan yung may kotse? Okay? Out of the 50 na iniwan yung pamilya, ilan yung nagkakotse? Diba? Kasi sa Pilipinas, hanga eh. Diba? Hanga pag OFW, seaman. Ang pangarap ng mga magulang, sana magkaroon ako ng anak na seaman. Sana magkaroon ako ng anak na OFW. Tama? May OFW kami sa bahay. May seaman kami sa bahay. Tama? Medya payuki akong anak, kaya asenso kami. Tama? I mean, ako, I give my highest respect and belief to OFW and seaman. No? Tangin na sila yung totoong bayani. Kasi yung pamilya niya, wala nang tatrabaho, naghihintay lang ng padala buwan-buwan, di ba? Bibili ng pagkain masarap, buong araw nakahilata, nanood ng TV. Sa mata ko lang, OFWC, matake na mamatay-matay sa ibang bansa. After mag-off sa trabaho, may iba pang, may pangalawang trabaho pa. Tapos, kumbaga, ang parang pinaka-luxury mo na lang, kumain na masarap. Pero yung mga Filipino food, lahat wala. Di ba yung sardinas, tinitipid pa niya. Yung Lucky Me, tinitipid pa niya. Pagka bumili ka doon sa, nasa US kami, di ba? Nag-golf tournament si Chichi. So, namimiss niya yung Filipino food. Nahanap namin yung Filipino grocery. Nasa Amerika, sa Houston. No? Tapos lumaban si Chichi sa San Francisco. Lumaban sa Seattle. No? We went to 3 places, no? For her to do her practice and for her to do her competition. So, each place we go to, naghahanap kami ng Filipino food. No? Tapos Filipino grocery. Takay na ibang level yung mga preso. Siyempre, galing Amerika. Putang na, lumipad ng aeroplano yung Skyplex, di ba? Yung 555 sardines, lumipad na aeroplano, di ba? Puta ito matindi, pati sa kabagong, lumipad na aeroplano, papunta, di ba? Oh. So, hindi naman ganun kasarap yung timpla kasi syempre, iba yung mga pagkain dito, di ba? Madumi. Pag madumi, masarap eh. Putang na, pag ganun dun, alam nyo, para makapasok ang bagoong sa US, paano? Meron silang ginawa, how many, ano yung exact word nila? Parang how many impurities per million? Ibig sabihin kasi ang bagoong madumi talaga. Kaya walang malinis na bagoong. Kaya gumawa sila ng formula kung ilan million yung dumi na pwedeng yung pasado na, makakapasok na Amerika. Pagka kunyari 10 million yung dumi, reject yan. Pagka mga 5 million lang yung dumi, pasok. Ano to ay sa microscope tinitingnan. Ganun level. Kasi, you know, yung meron ako isang tito, sosyo siya dun sa mga grocery sa Amerika. Eh. Kaya alam ko yung mga ganyan, no? Kasi para mapapasa yung produkto. So you know, for the life of the OFW and seaman is very difficult. Okay? Puro sakripisyo. Pero yung mga tao sa Pilipinas, no? Kulang yung appreciate, no? I don't know what the exact word, no? Pagpahalaga, no? Kasi
During the last 2 years, yung pandemic, di ba, napauwi mga OFWC man? O, ba't ka napauwi? Pandemic nga. Eh, hindi. May kasama ka, hindi pinauwi. May mali kang ginawa, kaya ikaw yung pinauwi. Paano kami mabubuhay ngayon? Di ba? You send money for 20 years, yung mga bagong panganak na hindi mo naman kaano-ano, anak ng kapatid mo, anak na asawa, anak ng kapatid mong lalaki, anak ng kapatid mong babae, yung pamangkin mo maagang nag-asawa, maagang nabuntis, di ba? Lahat cargo mo. Pagpapaaral, pambili ng diaper, gatas, di ba? 20 years, binuhay mo yung buong angkan mo. Pandemic, napauwi ka. Paano na kami ngayon? Paano kami mabubuhay? Di ba? Oh, kasalanan mo pa ngayon. Tama? Pagka nakausap na, putang ina nyo. Kung hindi ako OFWC man, 19 years ago pa lang patay na kayo lahat. Di ba? Pero sinisi, di ba? 20 years mo nang binuhay. Pinauwi ka, ikaw pa sinisi. Di ba? Nakalimutan niya na 19 years ka na nagpapadala. So we have a member, no? Seaman po siya. Nagpaaral siya ng pamangkin. Tatlo. Yung isa OFW na, yung isa nurse, yung isa call center agent. Siyang nagpaaral. So nag-join siya sa iFern. Excited na isa. Sabi niya, finally, I found a business na I can finally leave being a seaman and be full-time in Philippines. Sumakay siya ulit ngayon. Last trip. Tapos yung misis niya, dinadala niya dito, kinukumbinsi niya na tutukan yung iFern habang nasa barko siya para mapabilis yung pag-uwi niya. So excited siyang imbitahin yung tatlong pamangkin na siya ang nagpaaral, naka-abroad nurse sa ka-call center. Sagot sa kanya, Tito, wag ako. Tito, scam yan. Pati ba ako scamin mo? Tito, hindi ako sasali dyan. Siyang nagpaaral, nakahanap na ng matinong trabaho, pero nung excited siyang i-invite sila mag-join sa negosyo niya sa iFern kasi ito yung kinaliligayahan niya ngayon, ito yung bagong pag-asa niya, wag ako. Pati ba ako? Anong mararamdaman mo? Ikaw ang nagpaaral sa kanya. Ikaw ang nagpa-graduate. Di ba? Natulungan mo para makahanap ng trabaho. Di ba? Tapos ngayon, ikaw pa yung scam. Di ba? Sakit, di ba? Sakit. Pero ganun ang Pinoy. Walang utang na loob. Walang utang na loob ang Pinoy. So if you don't take care of yourself, when you get old, nobody will take care of you. Ha? Ang Pinoy, puro bigay, 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 awa, awa, awa. Ang tanong, may maaawa ba sa'yo pag ikaw na yung tumanda? May makakaunawa ba sa'yo pag ikaw na nangangailangan? Pag ikaw na lumapit? Diba? Wala rin. Kasi yung utang, ganun eh. Ate, kuya, best friend, pautang. Babalik ko sa'yo next week. Diba? Kailangan ko lang. Pero sigurado, may perang dadating, mababayaran kita. Oh. So yung pera, kailangan mo rin, pero next week pa, eh pinahiram mo kasi next week babayaran ka daw. Yung next week na, wala pa eh, next week daw. Tanga na, next week, hindi. Diba, naipit ka na, next week hanggang naging next month, diba? Tapos 2022 na, 2023 na, diba? Bandang huli, ikaw pa masama kasi nangungulit ka. Diba? Nung nagmamakaawa siya, nakalimutan na niya. Na naawa ka sa kanya, pinagbigyan mo siya. Ngayon, ikaw nang nagmamakaawa, masama ka. Hindi ka nakakaintindi. Tama? Block ka na sa Facebook, block ka na sa IG. Pag nagkasalubong kayo, tatalikuran ka, di ba? Pagka tumatawid, nakita, biglang tatawid na punta. Di ba? Biglang iwas. So, that's the story of the Philippines. Okay? So, what's in it for you? Sining member na? Member na? Okay? So, member ka na, if you come here, no, I don't know what is your reason to come here. Kung pumunta ka dito kasi nahiya ka lang sa upline mo, that's the wrong reason, no? Kasi ang pinag-uusapan dito, pag-asenso, pag-yaman. Kung nahihiya ka lang, okay, nahihiya ka lang, umupo ka dyan, o ano na nahita mo today? Natawa ka lang, ganun. Nakitawa ka lang, ha? Nakilamig ka sa aircon. Ganun. Ha? Ha? Nakikape. Sila nagsasabi niyan, di ako, ha? Sila nagsasabi, ha? Okay? So, pumunta ka dito para pakisamaan, o ano ngayon? Tama? So, ang advice ko sa inyo, pumunta na kayo dito, kung may pera kayo sa bulsa nyo, kahit 500 yan, kahit 250, kung anong pwedeng bilhin sa baba, bumili kayo. Para pag-uwi nyo, meron kayong ibebenta, meron kayong iaalok, meron kayong pagkakakitaan. Diba? Yung 250 mo, anong pwede mabili sa 250 dito sa iFern?
Kape? Isang kahon na ba yun? Isang sachet? Hindi ko pa, hindi ka, isang box, 250. Magkano bentahan? 30. So, pwede na. Ha? Magkano kinita doon? 250 to 330. 80 pesos. Mapupulot ba yun sa ilalim ng puno? Oh, 80 pesos, not bad. Tama? Kasi everyday, nagkakape naman mga tao, di ba? So, ilan sachet yun? 10. So, lumabas pagka 330, 33 pesos per sachet. Magkano ba yung katsipan ng kape sa Pilipinas? 12 pesos. Okay. So, mas mahal tayo. Pero may vitamina. Magkano isang capsule ng Fern D? Okay. Each sachet of Fern Coffee contains one capsule of Fern Active. Alam nyo ba yon? Ngayon, alam nyo na. Okay. So, i-add nyo yung presyo ng kape. I-add nyo yung presyo ng isang Fern Active. Alam nyo na kung bakit 33 pesos siya. So, mahal ba siya o mura pa rin? Mura pa rin. Kasi may kasamang vitamina eh. After mo inumin yung kape, sabi nung... Joke lang. But you know, a serious story. We have a doctor, no, from Las Vegas, no. He's a doctor from Las Vegas and he owns a hospital. He owns a nursing school, no, in Las Vegas. So he was invited to join iFern and he was introduced to all of the iFern products and Fern Coffee is one of them. And then we had an event. Tapos we invited him to speak. Sabi niya, "Sir, mag-sharing kayo." Sabi niya, "I really love iFern products. iFern products really the best. I've proven that iFern products the best. You know, I tried the Fern Coffee and my wife saw the effect of Fern Coffee. You know, I've been married to her for 30 years and every night when I go to sleep, I just go to sleep. Now, every night my wife prepare one cup of Fern Coffee for me before we go to sleep." Doctor to, ah. Ano siya? Neurosurgeon. Tapos, he owns a nursing school. Yun. So, sabi niya, every night daw, bago matulog, nagpe-Fern Coffee na siya. Kasi yan daw tinimpla nung misis niya. Okay? Yes, nagustuhan. Si misis yung nagkagusto. Nagustuhan yung epekto kay mister. Kasi siyang nakikinabang. Okay? So, I have a lot. Si madam, maraming kaibigan, no? Kilala niyo mga kaibigan ni madam, di ba? So, sabi niya, "Kimmy, ano sikreto niya itong tumani?" So, sabi niya, "Fern Active." Sabi niya, "Totoo ba?" "Oo." "Yan niyo sa mga asawa niyo yan, Fern Active. Halo niyo sa mga vitamina nila." Yan. So, I have friends and no, some common friends. So, sabi niya, "Tom, hindi naman effective yung Fern Active." Sabi ko, "Gago. Ano to, lalaklak ka ng dalawa tapos after one hour, titira ka na. Hindi ganun." Vitamina yan. Everyday mong vitamina yan. Pag everyday mo siyang vitamina, di ba, lulusog na yung... Lalakas na yan, lalakas. Alam mo rin, ha? Subok na subok rin, ha? Kaya pala, kanina pa ibang ngiti mo, ha? Kala ko pinagnanasaan mo lang ako, eh. Iba pala. Mister mo pala iniisip mo. Okay? So, I told my friend, sabi ko, "No, you take it as your daily vitamins." Di, wala na. Mga ano to, ha? Mga bilyonaryo na kaibigan namin. Mga sikat. Mga after 2 months, message sa akin, "Tom, wala na akong Fern Active." Oh, tangina, alam ko na effective, di ba? Humingi ulit eh. Pag hindi effective, hindi hihingi ulit yon, di ba? Ganun lang naman yun eh. Kasi syempre mga kaibigan namin, ano ang tag mo na? Nirarasyonan lang namin, di ba? Pensionado sila sa amin sa vitamina. Magme-message lang siya, "Wala na kami vitamins, padala na." Okay? Oo. Ano yan? Meron kang gustong i-share? Ano nangyari sa isang araw? So, ganon. Kailangan mag-iFern sila para makalipat sila ng bahay. Di ba? Para yung lipat sila mas malaking bahay, may sariling kwarto. Kasi mga Pinoy, mahihirap lahat eh. Tangina, 12 isang kwarto eh. Di ba? Eh kami, apat lang kami sa bahay, di ba? Si Chichi nasa Amerika, pag dumating, apat kwarto sa bahay. Tatlo kwarto, di ba? Kami ni Madam, isang kwarto. Si JB, isang kwarto. Si Chichi, isang kwarto. Pagka mayaman, ganun, kanya-kanyang kwarto. Tangan sa Pilipinas, isang kwarto, isang pamilya, di ba? Di ba?
tatlong bahay namin, pero yung pamilya ni ganito nandito, 'di ba? Anim yung anak, mag-asawa, anim na anak, isang kwarto, 'di ba? Etong kwarto, mag-asawa, apat yung anak, 'di ba? Tapos yung nanay at tatay kasama yung lolo at lola. Tapos yung mga anak na naghiwalay na, iniwan na yung anak, 'di ba? Yung mga apo iniwan na. Oh. You know, that's not a hindi ano, that's not a proper life. Okay? Dapat pagka-asensado ka, kanya-kanyang bahay, kanya-kanyang kwarto, 'di ba? Nasanay na lang yung Pilipinas eh, 'di ba? Tapos kawawa naman si ganyan, nasunog yung bahay, yung buong pamilya lilipat sa inyo, 'di ba? Tama? Namatay yung tatay, wala na daw mag-aano, 'di ba? Yung buong ano, tatlong pamangkin lilipat sa inyo. Yan istorya ng Pilipinas, you know. Kaya ano eh, you know, for me that's negative energy. No? Masaya nga kayo. Wala namang nobody wala namang ayaw ng malaking pamilya, masaya. Pero pag walang pera, yung malaking pamilya, malaking problema din. Diba? Tapos maliit na yung bahay, siksikan. Diba? Oo. So, at the end of the day, pag hindi ka pa member, huwag ka na mag-join. Tuloy mo na yung kahirapan na yan. Tapos pag membro ka na, nandito ka na, huwag ka na rin bumili. Hayaan mo na, tangina. Diba? 30 years ka na naghihirap. Ha? Ano ba naman yung another 10 years? Diba? Sanay ka na eh. Diba? Na ano man, na master mo na yung kahirapan eh. Todo mo na. Diba? Anak, wala akong mapapamana sa'yo, pero yung galing at talino ko para magtiis, yan ang ibibigay ko sa'yo. Diba? 30 years na nagtitiis ang lolo mo, hindi halata. Diba? Nahirap na hirap tayo. Diba? Okay? I mean, again, life is a choice. No? I was talking to a leader, and sabi ko, yung mga leader na nauna sa'yo, galing doon sa kumpanyang pinanggalingan nyo, asensado na sila lahat. Kayo, apat na taon na kayo dito, sakto lang kayo. Tapos may mga sumunod na sa inyo, galing din sa kumpanya ninyo, apat na buwan pa lang sila dito, tatlo na yung luxury car sa grupo nila. Yung sa inyo, isa pa lang. Tama? So ano nangyari? Sabi ko, yung nauna sa inyo, nagsipag. Kayo, hindi kayo nagsipag. Yung sumunod sa inyo, nagsipag din. Kaya kitang-kita yung nauna, grabing asenso. Yung sumunod sa inyo, grabing asenso. Kayo, sakto lang. And I have leaders, no? Na 2 years, 3 years, 4 years, presidential director na. No? Ibig sabihin, 5,000 on the left, 5,000 on the right. I have people also, 8, 9 years na, ngayon pa lang nag-presidential director. Okay? Kasi kung babagalan mo, mabagal yung resulta. Kung bibilisan mo, mabilis yung resulta. Ano sabi sa akin ni Consi kanina? Sabi niya, sir, nahuli ako ng 10 araw. Kasi yung sikat na doktor natin sa Cebu, 80 days, 1 million pesos income. Sabi ni Consi, sir, di ako umabot 90 days bago ko kumita ng 1 million. Lagpas ng 10 days. Sabi ko, okay lang yan, Consi. Unahan mo siya sa 5 million. Tama? Unahan mo siya sa 5 million. Bawian mo siya dun. Di ba? Okay? Oh, so, marami kaming miyembro. Putang ina. Sir, millionaires club na ako. Sabi ko, dapat lang. 8 years ka na dito eh. Di ba? Finally, millions, 8 years. Eto, 90 days. 3 buwan versus 8 years. Pero may good news pa rin. Sipin mo, 8 years ago siya, tangin hanggang ngayon, nandito pa rin si Ipern. Di ba? May mga nagdududa, hindi daw magtatagal. You know, huwag daw itodo. No? Pagka nakuha daw yung pera sa dashboard, withdrawin daw kaagad, kahit na, you know, 15 pesos lang siya. Kunin mo pa rin. Baka magsara yung kumpanya sa yung 15 pesos. Di ba? Samantalang yung mga leaders ng Ivern, mga ibang leader, kasi maganda nakita nila eh. No? Pero hindi pa sila dun sa kumikita ng million buwan-buwan. So ang style nila, iniipon nila yung pera, hindi nila wini-withdraw. Minsan 2 buwan di sila mag-withdraw. Pag nag 1 million na, sa kanila wi-withdrawin. Para yung check-in nila, 1 million. May mga ganun tayong leader. Okay? Kasi yung mga level, yung mga binabasa ko every week, no, siguro 90-95% weekly yun, kinita na isang linggo. Yung 5-10% kinita na isang buwan. Pero meron rin paminsan-minsan, no, talagang gusto niya kasi magpakita na kaya niya kumita isang million, eh okay naman yung kita niya, di ba? So kaya niyang ipunin. So kunyari, nagto-250 a month siya or 300. So 3 buwan, 4 na buwan, di siya mag-withdraw.
Kung may withdraw man siya, puro sa e-points, bili ng product, di ba? Bili ng package. Tapos pag nabayaran, may cash na siyang hawak, tama? So yun yung style nila. Ipunin niya 3 buwan, 4 na buwan para mag 1 million. So anong ibig sabihin nun? They trust the company. Na kumbaga, instead of mag-impok sa banko, mag-impok sa iPern, di ba? Kasi gusto niya lumaki yung naipon niya sa dashboard bago niya withdrawin para mapakita niya, oh no, mahina negosyo ko ito 1 million. Di ba? O ito kalahating million. Di ba? So, trust yun. Di ba? As opposed to yung 15 pesos pa lang, gusto na withdrawin. So, yun yung sinasabi ko. The people who work fast, they earn fast. The people who work slow, they earn slow. The rank advance is slow. All of the awards is slow. Pero, the good thing is, after 8 years, nandito pa rin kami. Tama? Yung si, ano, si Tadeusz Soronda, for example, 9 years bago siya nag, ano, million dollar club. It took him 9 years to earn 50 million pesos. Zach Lopez, only 4 years. Okay? 4 years pa lang, nag 50 million na si Zach. Si Tads, nauna, dati, si Tads, 1 million, number one nationwide. Siya yung number one. Sila Zach, sila ano, lahat nasa ilalim nila. Kunyari, number one si Tads, Richard Lim, number two, parang number three si Des, parang number four yata si Zach, parang 5-6 si Lamela ni Alex, no? There was 1 year, January, we started number one siya. Pero ngayon, nasaan siya? Number 20, number 22. Okay, anong pinagkaiba? Sila Zach, level up ng level up, di ba? 12 na yung naging kotse ni Zach, di ba? Bili, benta, bili, benta, bili, pasa sa downline, bili, pasa sa downline. Kasi bago ng bago eh, tumataas yung income mo, umaangat yung gusto mong kotse. Si Tadeusz, in fairness, ang unang magandang kotse niya sa iFern, Everest, Ford Everest. Tapos after 1 year, Toyota Land Cruiser. Tapos nung nauso yung mga convertible, yung Mustang na bumubukas yung bubong, after 1 year, nag-Mustang convertible rin siya. So in fairness, mamahalin din naman. Kasi kunyari 1.7 million, the Land Cruiser is about 5 million, 5.5. And Mustang convertible is about 4.5 million. In fairness, more than 10 million rin yung halaga ng mga kotse niya, 11, 12 million. Pero nag-stop na siya sa Mustang. Wala na sumunod. Samantalang si Zach, after Mustang, ang dami pang kotseng sumunod. Kaya, yung income ni Zach, palaki ng palaki. Okay, so that's the difference. Kung hindi mo ine-elevate yung sarili mo, your income will not elevate also. If ilalagay ko siya sa sistema ng maliliit na negosyo, kung maganda yung kita ng sari-sari store mo, and then you open a second branch, then you have earning because you're earning from 2 branches. Di ba? If okay pa rin, you open a third one, 3 branches na yung kumikita. And sari-sari store, restaurant, laundry, vulcanizing, beauty parlor, ganun lang din. 1 is earning, you open another 1, 2 is earning, naging 3, naging 4, ganun. Sa iFern, 2 things, accounts. When you have 1 account, you're earning from 1 account. When you have 2 accounts, parang 2 yung sari-sari store mo, 2 yung kumikita. Pag 3 yung account mo, 3 yung pinagkakakitaan. Pag 7, 7 yung pinagkakakitaan. Tama? So, ikaw may 7 ka, yung sa ilalim mo kumuha na ng 7, o so, kikita ka dun sa 7. Sa pagsali niya, kumita ka na. Pag gumagalaw na siya, kumikita ka pa rin. Pag bumili siya ng produkto, kumikita ka pa rin. Yun yung value ng adding branches. When you add to your appearance, dati nakatsinelas ka lang, because may Jordan Club, now you're wearing Jordan. So, when people see you, uy, kumikita siya. Dati wala siyang Jordan, ngayon naka-Jordan. And then after 1 month, you buy another Jordan. Shit, kumikita siya talaga, di ba? Dati once a year lang bumili ng sapatos yan, fake pa. Ngayon, 2 buwan, 2 Jordan, tapos sa Jordan Manila. Okay, you know, just to share, we are the number one partner of Jordan Manila in the Philippines. And the Jordan Manila, no, the one in BGC, is the number one Jordan store in the whole world. Okay, number one in sales. iFern have 3,200 Jordan Club members, but we already purchased 80,000 Jordan shoes. Kaya number one partner tayo. That's why we have the Jordan card. Yung Jordan card natin is approved by Jordan headquarters yun ha. The first time they executed the Jordan logo in green in honor of the iFern color. Okay?
Mercedes-Benz Club, no? That's official tie-up also with Mercedes-Benz, no? 45 Mercedes-Benz in 5 years. Si Ayala Land, 12 Mercedes-Benz in 24 years. Sorry, not Ayala Land, Ayala Group. Ayala Group, 24 units in 12 years. Ifern, 45 units in 5 years. Okay? Yung, if you were here yesterday, yung Mercedes-Benz logo na nandito, approved by Mercedes Germany yon. Tapos yung Mini Ladies logo natin, approved by Mini Headquarters Germany rin yon. 35 units as of yesterday. As of today, 36. By Wednesday, 37. Now, we have 2 new Mini Ladies on Wednesday. Tapos, next week, meron ulit isa, number 38. Okay? So, every week, meron pong Mini Lady na bago. Okay? Because people want to join the iFern Mini Ladies because, ano eh, siya yung pinakamabilis eh. Mabilis. Mercedes Voice, mabilis rin. So, why? Because you elevated yourself. Dati, nagtatricycle ka lang, nagji-jeep ka, nagbubus ka, tapos nagkaroon ka ng motor dahil sa iFern, umasenso ka na. Nagkaroon ka na ng kotse, mas asenso ulit. No? Siguro, kunyari, nag-umpisa ka Mirage, no? Medyo 500, 600. Tapos nag-SUV ka, 1.5 million. O di mas angat ng tingin nila sa'yo. Pero pag nag-Chedeng ka, nag-Mustang ka, nag-Mini Cooper ka, wala na. Nasa, kumbaga nasa heaven ka na. Ibang level ka na, di ba? Parang hindi ka na nila ma-reach. Gusto mo ko ma-reach, mag-join ka muna. Di ba? Oh. So when people see you differently, then they see your business differently also. Kung walang pagbabago sa anyo mo, post ka lang ng post ng cheque, hindi sila naniniwala. No? Ang bilis na naman mag-photoshop ng cheque. Diba? Kaya nga ginagawa ng mga leaders nung nauna, before pandemic, lahat yan, pagka nakapag after encash, 1 million, pupunta dito sa Metro Bank para i-encash yung cheque. Para mapakita na 1 million tunay na pera. Kasi maraming nadududa eh. Diba? Hindi pa ganun yung basagan dati sa TikTok, sa Facebook pala. Ngayon, TikTok na, mas grabe na. Diba? But ang turo naman namin sa mga leaders natin, we tell them that TikTok is the greatest advertiser in the whole world ngayon. Kung meron kang gustong pasikatin, TikTok yung paraan. Okay? Ako nga, hindi ko siniseryoso yung TikTok account ko, diba? Parang meron ako 6,000 followers or something. Parang ganon. Tapos meron ako mga TikTok na parang 200,000 views, 500,000 views. Yung kasama namin si Vice Ganda, kasama natin si Brian Boy. Siyempre, tatag ko lang yung pangalan nila, di ba? Tatag ko yung name nila o mag-hashtag ako. Yung mga followers nila, naghahanap kung merong bagong post, makikita yung tinag ko, papanoorin nila. So dumadami, hindi ko yan siniseryoso. No? Basta nagpo-post-post lang ako. Pero yung hindi ko pagseryoso, parang 100,000 na rin yung likes, 100,000 na rin yung views, no? Tapos parang 6,000-7,000 yung followers na hindi ko naman siniseryoso. Ako lang yon, no? Walang naghahawak for me. Kasi lahat ng tinuturo ko, dapat alam ko rin. Pag sinabi ko everyday mag-post sa Facebook, nagpo-post ako everyday sa Facebook. Pag sinabi ko kailangan may Instagram, meron din akong Instagram. Pag sinabi ko kailangan mag-active tayo sa TikTok para i-promote yung negosyo natin, kailangan meron din akong TikTok. It's always leadership by example. No, same way today. No? Konti lang kayo, nandito pa rin ako. Kasi sabi ko sa mga leaders ninyo, I'm coming, 'di ba? Sabi ko pupunta ako para magsuporta sa inyo kasi basta nasa Pilipinas ako, wala akong ibang lakad, tutulong ako. Tama? If I can convince one person to become rich, di ba, on the day that I talk, then my day is not wasted. Tama? Ang binibilang ko, hindi yung ilan billion yung kinita ko. Ang binibilang ko, ilan yung napayaman ko. Okay? So, anyway, in-explain na kanina yung mga magkanong kikitain per product. Siguro ang ano ko na lang, yung how many days till Christmas? 8 days? Okay, so, paano? May budget na? Wala pa rin. Pag meron na, kasi una kong itinuro yung CAC mo 88 days ago. No? From 88 days, we're down to 8 days. Okay? So yung mga nakinig 88 days ago, handang-handa na sila. No? Marami na silang mabibili. Okay? Yung hindi pa naghahanda, yung 8 days, may pag-asa pa ba? Wala na. Meron pa rin. Di ba? Kasi yung in-explain kanina, pag nakabenta ka ng isa, may pera na. Di ba? As I said, if you come here, hindi ka pa member, eto seryoso na.
If you come here, you're not a member, may hawak ang pera. Ipasok mo muna yung pera dito sa iFern. Bakit? Kasi pag nabenta mo na yung laman ng supot, no? Pag nabenta mo na yung laman ng supot, bumalik na yung pera mo, saka mo gastusin sa Noche Buena yan. Kasi kung hinawakan mo lang yan for 8 days, binayad mo sa Noche Buena, pagpasok ng New Year, ganga ka na naman kasi wala naman nagbago. Wala ka pang negosyo. No? So today, whatever money you have, if you are not a member, pass muna. Pass it through iFern. Join, sell everything in the package, get your money back, then spend for Christmas. Tama? So pagpasok natin ng New Year, may iba na sa'yo. May negosyo ka na. So pag ikaw, iFern member ka na, matagal ka nang hindi bumili, kinulit ka lang ng upline mo, kaya sumama ka today. So, you're here already, nandito ka na. Kung meron kang 500, ibili mo ng produkto. Magtira ka lang na sakto para makauwi ka sa bahay. Kasi yung hawak mong produkto, pag nabenta mo, kumita ka na. Pwede kang bumili ulit ng produkto, benta mo ulit. Every day, yung 500, pwede siya maging 10,000 in 8 days. Ikot-ikot lang. Tama? Kahit na maging 5,000 lang siya, makakatulong niya yung 5,000 sa Noche Buena, di ba? Oh. So, even, no, the Philippines is the number one country, no, who celebrates Christmas the longest. Pag pumasok na yung bear, nandiyan na si Jose Marichan. No? Pero every year pa rin, marami pa rin malungkot kasi taon-taon hindi pinaghahandaan. So kung pinagdadasal mo, sana this year may pagbabago. Oh, nandito na ako. Inimbento ko yung kakmo para sa inyo. Tama? Para mabago naman. Kasi kung mapatunayan ko sa inyo na mapapaganda ko yung Christmas ninyo, then baka maniniwala na kayo next year na kaya ko kayong payamanin. Okay? Taon-taon marami kaming napapayaman. Sana next time or for next year, kayo naman. Okay? And you know, marami kong kausap palagi. Sigurado next year. Totodo na namin. Puro next year ng next year. No? So, sabi ko, ang momentum for 2023, nag-uumpisa siya sa 2022. Okay? So, kailangan ngayon yung sinasabing tanim-tanim, kumausap ka na ng kumausap ng tao. No? Kasi, di ba, itong linggo na yung Christmas, tama? O next week? Next week? Next week pa? Next week? So, next week na yung Christmas. So, may ilan araw pa tayo. Tapos, after nung Christmas, nga naman wala mang gagawin. Pwede pa rin pumunta dito, pwede pa rin makinig, pwede pa rin mag-imbita. Okay lang sinasabi niyang next year, pero nakapagtanim ka na. Naisama mo na siya, nabuksan mo na yung isipan niya. Tapos, babalikan mo siya sa January. Pare, sabi mo, next year. Next year na. Umpisahan na natin. Tama? Kasi pagka, alam mo, yung 30 days ng January, ang bilis lang dumaan nun. Pag sinabi mong next year, pag sinabi mong New Year's resolution, dapat January yun, hindi June. Tama? Hindi July. Pagka sinabi mong February, medyo out ka na. Diba? Lalo na sa Chinese, ha? Chinese New Year. Every year may Chinese New Year. Meron kaming bagong bubuksan na restaurant. Sinabi sa akin nung presidente nung restaurant na tinayo namin, January 18 yata bubuksan. Sabi niya kasi parang next day yata Chinese New Year na. Oh, so 21 ba in Chinese New Year? Basta sabi niya malapit daw sa Chinese New Year yung 18 eh. Oh, so yun yung ano para sa inyo, sandali lang Chinese New Year na. Pag nag Chinese New Year na, wala na. Dapat buksan mo siya. No? Between January up to January 21. Tama? Kailangan mag-iFern na siya before that. Tapos yung event natin, January 28. Diba? Yung 5,000 no? Event na pag for 5,000 natin, SMX MOA. Naka-reserve na yon. Kanina kausap ko yung director. Okay? Kausap ko yung director kanina. May meeting kami sa Monday. Pinaghahandaan na namin ng bongga. Okay? So, trabahuhin natin yung Christmas. Magnegosyo ka ngayon para may extra ka pang Noche Buena. Tapos after ng Christmas, balik tayo ulit dito, mag-invite. Hindi bale walang pay-in. Nire-ready natin sila for January. Lahat puro next year. Para, di ba sabi mo next year? Saka nabuksan na natin isipan niya eh. Sa pananaw ko naman, huwag na magalit yung mga iba. Feeling ko naman tayong pinakamagandang kumpanya ngayon. Tama? Mas maganda yung kotse nila. Mas maganda yung kotse nila. Pero mas matindi yung resulta natin. Na?
totoo, totoo yung mga resulta dito. Hindi ko sinabing hindi totoo yung resulta nila, no? Pero sobrang dami, Cheding pa lang 45, Mini Cooper 35. Tama? Yung nagkaroon ng kotse 600, 'di ba? Naka Jordan 3200. Hindi man biro yung mga resulta natin. Parang si Jordan talagang pag dumating ng Ipern, sarudo na sila lahat, 'di ba? Ay dumating ng Ipern, buksan ng pinto. Tama? Kasi paglabas, putang ina, 30 yung shopping bag eh. 'Di ba? Grabe mamiling Ipern eh. Sabi sa akin nung general manager ng sabi niya, sir, iba talaga pag Ipern, shopper talaga sila. Hindi yung tingin-tingin, sukat-sukat, tapos sige, pag-isipan namin. Walang ganun sa Ipern. Pagka sinukat, shit, ang ganda. Ilan kulay to? Tatlo. Sige, lahat ng tatlong kulay kunin ko. Di ba? Ganun sa Ipern eh. Okay? So, I mean, Ipern people are earning a lot. That's why we shop a lot. Tama? Sipin mo, yung kasama kong mini lady, 31 lang. 31 lang, pero 14 million yung nabili namin sa LV. 7 million nabili namin sa Fendi. No? Almost, I mean, more than 20 million. 21 million yung nabili namin. Divide mo sa 31 na tao, magkano? No? May mga bumili, 1 million mahigit. Yung mga medyo konti yung binili, 200,000 mahigit. Kasi yung uniforme na bag ng mini ladies, 188,000 isa eh. No? Tapos, pinarating pa yun from Singapore kasi yung Pilipinas, walang ganun karami. Eh, limited edition bag siya. Kung hindi ka VIP, hindi ka bebentahan nun. Eh, yung pinili pa ni Madam, kulay itim. Yun yung pinakamahirap mabili, yung itim. Oh. So 188,000 isa. Ilan yung in order? 34. Ang nakadating kasi 31 eh. May mga absent eh, may sakit, ganun. Oh. 'Di ba? Doon pa lang yung 34 na bag or 33, basta more or less kayo na mag 6.3 million yung unang swipe. No? Nandun naman sa TikTok lahat, may ebidensya naman lahat, no? Punta na sa account ni Passion Police. Kaya punta na sa account ni Madam. Nandun naman yung pruweba lahat. Lahat resibo pinapakita namin. Si Ipern mahilig sa resibo. Kasi maraming basher eh, no? Sampalin ng resibo, sampalin ng pera, sampalin ng kotse, sampalin ng Jordan, 'di ba? Sampalan, panalo tayo diyan. Diba? Ang bashing na sila dito, wala. Ah, gusto mo resibo, tangin na mo ito resibo. 'Di ba? Tuwang-tuwa ako doon kay Ceci. Tuwang-tuwa ako kay Ceci Rances, follow niyo yung account niya sa TikTok. 'Di ba? Sabi sa kanya, puro kotse, puro bag, puro pera niyayabang nyo. Paayos nyo muna mukha nyo. Ah! Nag-post si Ceci Rances, putang ina, paayos mukha. Picture kasama si Vicky Bello. Picture kasama si Doc Hayden. Di ba? Tapos picture nakalagay, Bello Clothes, exclusive for Ipern Mini Ladies. Oh, tama? Tapos yung kama, nakalagay, may pangalan, Ceci Rances, may pangalan dun sa kama. Oh. Anong sagot ng basher? Idol. At diba? Oh, wala na. Nga na siya eh. Eh magpaganda eh. Wala namang may masaangat pa ba kay Dr. Abelo sa kay Hayden pag sa pagandahan? Wala. Tapos yung setup pa dun sa yung setup dun sa Belo, 'di ba? May pakain pa. 'Di ba? Lahat ng klase ng kape, 'di ba? Iba-ibang drinks, 'di ba? May donut, whatever, lahat. Oh, hotel yung gumawa ng setup eh. I forgot kung ano hotel yung Hyatt yata or Shangri-La. Okay? So, ngayong basher. Tapos may sabi, house reveal naman. Sabi pagka ano, ang yabang nyo sa kotse, sa bag, sa relo, walang, sigurado nakatira sa squatter yan. Mga ganon. Oh, grabe sila mambanat. Eh, di nag-house reveal. Di ba? Eh, yung lamesa nila sa Cecil Francis, panlabindalawa yung lamesa nila eh. Oh. Yung pagkain nila normal lang, you know, piniritong, ano yung isda na sikat sa Pilipinas? Ayun, yung medyo malaki. Tilapia, yan. Tilapia, pritong tilapia. What, normal Filipino food. Tapos nandun pa si Zach Lopez, nandun si May. Tapos may pinag-usapan ng pagka, sarap talaga nitong luto mo, ganyan. Pero pang 12 yung lamesa nila. Tapos ang ganda ng dining, di ba? Tapos yun, nagkakape-kape sila sa labas, may swimming pool sa tabi. Oh, tapos Valle Verde subdivision. Oh, di house rebuild, nga na naman. Di ba? Ang matindi, tatlo yung bahay ni Ceci Rances. May bahay siya sa Batangas para pag naiwan sila nung, anong tabag pag tumatawid ng Puerto Galera? Hindi Roro eh. Roro ba yun? O Roro, tas yung isa bangka, di ba? Roro sa bangka. Perry? Basta ganun. Kasi ako helicopter sa seaplane ginagamit ko kaya hindi ko alam. Sorry. So, meron siyang bahay sa Batangas pag naiwan sila nung bangka. Pag hindi na mahabol oras, para meron silang matitiran. Bumili siya ng bahay na maliit sa Batangas.
Yung parang townhouse type, di ba? Yung basta normal, tatlong kwarto, ganyan, may parkingan. Pwede na kasi parang sampu yata silang mga downline, may bahay sila lahat doon. Pag naiwan, may bahay sila matitirahan. Tapos nagpatayo pa siya ng bahay mismo sa Puerto Galera. Okay? So yung house rebuild, actually tatlo yung pwede niya may pakita. Di ba? Pumili si Basher kung ano yung gusto niya. Di ba? So I'm just happy that, you know, we have all of these results na sige, mag-bash ka lang ng mag-bash. Di ba? Si Zach Lopez nga eh, kagabi bigla daw bumisita yung mga Mercedes boys sa bahay niya. Nakita niya ba yung bahay ni Zach? Ay shit, mga chismosa talaga. Marites. Isa lang, isang picture lang. Kasi maabot na alas 8, baka pikon na kayo sa akin. San ba nila pinost yun? Ayun, ito. Ito. Biglang pumunta, iFern Mini Ladies, saka iFern Mercedes Benz Boys, bumisita sa bahay ni Zach. Nagulat siya. Eh, magulo pa yung bahay niya, hindi pa naaayos. Yung mga furniture, hindi pa dumadating. Pero tingnan niya tong picture na to. Ang saya. Ayan. Sala po yan. Okay? So, napakalaki nitong sala. No? Siyempre, groovy, di ba? Nakaano lahat. Tingnan niyo yung second floor. Si Superman, saka si Dragon Ball nasa taas. Life size po yan, kalating million isa yan. Yan, si Superman, 6'3" yan. Si Zach, 6'5". Okay? Yung nasa taas, nasa second floor. Tapos may swimming pool, no? May malaking parkingan. Abangan nyo, hindi pa tapos yung bahay. Pero yung bahay ni Zach may ganito sa loob, sa ground floor. Ha, may ganito siya. May seminar room siya dun sa loob ng bahay niya. Di ba? Ano yan? Nakaan yan? May paikot yan dito. Yung buong second floor, high ceiling. Tapos kita mo yung ano, yung paikot ng second floor. Yan, tingnan mo, puro kahon pa doon. Hindi pa nakaligpit. So, meron pa siyang i-display dyan na Iron Man. Tapos si Sakuragi ba yon? Yung basketball. Yan. Meron siyang Sakuragi, meron pa siyang Iron Man. Yung nabili niya, hindi pa niya na-unbox kasi wala na mapaglakihan doon sa dati niyang bahay. Okay, so, excited si Zach mag-display ngayon. Okay? So, that house is 1,000 square meters. So, ang nailipat na namin sa subdivision, si Melanie Alex yung nauna, Green Meadows subdivision, 1,000 square meters. Tapos si Ceci Rances, no? Sila Ceci Rances, 1,000 square meter din sa Valle Verde. Tapos si Ken Kiere, Rain Kiere, actually nauna pa sila. Eh, hindi ko sure, halos sabay yata sila ni Melex or nauna sila Ken ng konti. No? I don't know exactly how many square meters yung kila Ken. Tapos si JM Rema, no, kahapon lang natanong ko, 800 square meters. Medyo kawawa sila, 800 square meters. kawawa. Kinakahiya nga namin sila. Pero nung sinabi niya kung sinong kapitbahay niya, humanga kami ulit. Kasi kapitbahay niya si Erap. No, si Erap may bahay doon sa North Green Hills. Tapos si BBM may bahay din doon. Si Sara Duterte may bahay din doon. So medyo maraming sikat. Hindi na sila kawawa. No? Kasi sikat... Hindi sila kawawa kasi sikat yung mga kakapitbahay nila. Tapos itong nilipatan ni Zach is Valle Verde. Actually, same village po sila ni Cecil Rances. Same village po sila. Actually, yung pinapakuha ko sana sa kanya, yung dating bahay ni Vice Ganda, naunahan po kami. Yun sana. Sabi ko, okay yung bahay ni Vice Ganda, yung pinaglipatan niya. Eh wala, naunahan na po kami. Pero mas malaki to. Kaya feeling ko mas okay. Ang laki ng pool, ang laki ng sala. Yan. So, abangan nyo. For sure, gagawa ng video si Zach para i-house tour niya yan. Okay? So, yung ano, sinabi ko na lahat, no, next year, pag-usapan natin yung pagyaman nyo. Mag-attend kayo sa SMX MOA, no, on January 28. But before that, pag-membro ka na, kumikita ka na, top D ka, or gusto mo makita ng top D, we will have our last big event on December 27. Now, we'll have a sizzle in Metro Tent, no, parang sizzle/Christmas party. Our last event for the year, no? It's a Tuesday, no? Medyo Christmas naman na. Marami na mawala nang ginagawa, no? Tapos, yung next 8 days, kakmo muna tayo. Okay? So, lahat ng gustong magkaroon ng magandang Christmas, pwede tumayo.
Okay? So yung cake mo, ano lang yan? Kumusta ang Christmas mo? Inimbento ko lang yan para mas mabilis pagka pinag-uusapan natin ano bang pinaglalaban yung cake mo. So now we're doing no hashtag Kakmo 2022. So next year may Kakmo 2023. Every year, gagawin natin ano yan, pang battle cry natin. Pag pumasok na yung bell, mag-ano na tayo ng Kakmo. Okay? So kung first time ka, no, left or right hand, please raise your left or right hand. Pag sinabi ko, anong kumpanya mo? Ang sagot, iFern. Sample, anong kumpanya mo? iFern. Okay, tatlong beses yan. No? We'll do it three times. Yung fourth, pag sinabi ko sa 2022, ang sagot, taas ulit, left or right, sama-sama tayong yayaman sa iFern. Every year, we have a new battle cry and pinaghahandaan namin yung 2023 na battle cry. The amazing thing is every year, the battle cry comes true. Every year, nagkakatotoo yung battle cry natin. And finally, no, pagka sinabi ko, para sa best Christmas ever, no, ang sagot po, kakmo, kakmo, kakmo. Okay, are you ready? Yes! Anong kumpanya mo? Ano? I can hear you. Sa 2022. Para sa best Christmas ever. Kakmo, kakmo, kakmo. Thank you.